So welcome back again to our channel. And for today's video, ang i-introduce namin sa inyo ay Clay's Pure Crab Base. Available siya in original flavor and spicy flavor. Ayan. Yes. So makikita nyo kaagad kasi iba yung kulay. Ayan, ito yung original, ito yung spicy. So yan guys, bibigyan namin kayo ng konting details para naman may idea kayo kung paano makakapag-avail ng mga products na to. Itong products na to, itong Clay's Pure Crab Base, available siya in 250 grams. Ayan, so each 250 grams yung isa niyan. And homemade siya guys, organic, keto-friendly, and mouth watering treat is guaranteed to fulfill your cravings and make you want to have some more. O diba, may pag-ananta sila. Yun nga pala guys, yung shelf life niya is 6 months pag room temperature and 12 months pag nasa ref siya. So guys, kapag nabili nyo na siya and once nabuksan nyo na at tinry nyo na, ilagay nyo na siya kagad sa ref. Yes. Para mas matagal yung life niya. And ito guys, itong product na to ay from Orani Bataan. Pwede nyo guys i-check yung Facebook fanpage nila, yung Crab Paste and Pastry. So ilalagay namin siya dito and sa description box lahat ng informations nila. Isuzoom natin ulit yung products na to. Yan. Kitang-kito nyo naman pag tumalikod. Ayan no. Punong-puno siya guys. Siksik na siksik. So yan guys, nabigyan na namin kayo ng konting details sa kung paano nyo ba makukuha to or kung paano kayo makakapag-avail ng ganito. So ngayon naman, ang gagawin namin, ihahalo namin siya sa iba't ibang ano ba, dish? Or kung ano ala. Basta mag-experiment kami. Ang una nating gagawin, pure lang na ganito. So titikman natin kung ano yung mga lasa niya ng sila lang, walang ibang halo. Itself. Number 2, lalagay natin siya sa rice kasi pwede mo siyang gawing ulam. Number 3, hahaluan natin siya ng kamatis tsaka kalamansi. Number 4, lalagyan natin siya ng kalamansi, ng kamatis, and with rice. And yung number 5 natin, pwede daw itong ihalo sa fried rice. So magdadagdag tayo ng dalawang dish. Ihahalo natin to sa fried rice and yung pangalawa naman, ihahalo natin siya sa fried rice na may kamatis tsaka kalamansi. So titikman natin lahat mamaya. Ang dami-dami nating pwedeng gawin sa product yes. na to. Siya nga pala guys, may nakalimutan kami. Nakalimutan nating i-inspect yung packaging niya. Nabuksan na namin siya actually, ayan o. Unang-una, itong spice yung ano natin. Ayan o, ang ganda ng packaging niya kasi ito, natanggal na nga namin. Meron siyang ganitong plastic. Maganda talaga yung packaging niya. Secured. Mahirap nga siyang buksan, no? Ah, ayan. Ayan. Siyempre, pansinin din natin yung label niya. Ayan. Ito nga pala guys, ang napansin lang namin dito na medyo baka magkaroon ng kalituan sa market, di ba? Kung halimbawa, bibili kayo nito kasi, halimbawa, magkatabi siya ng ganon. Yung nakalagay dito sa packaging niya, ayan o, i-zoom ulit. Parang yung nakasulat. Yung nakasulat, yung original, tsaka yung spicy, hindi masyadong nadidistinguish kasi magkaparehas lang sila ng font, tsaka ng font size, ganon. So, ang basis mo lang talaga dito ng pagdetermine ng flavor, kailangan basahin mo ng mabuti or kailangan makita mo yung mga cup nila. Pero overall naman guys, minor lang yun. And sobrang ganda talaga ng packaging niya, yung label niya. Malinis na malinis tignan. Ano, secure na secure yung product na hindi siya matatapon. And take note, nung na-deliver siya, naka-bubble wrap pa siya. Yes. So safe na safe talaga siya na hindi siya mababasag pag dineliver. Basta sobrang secured niya. Ipiprepare muna namin para ipakita namin sa inyo. So yan guys, kung makikita nyo, eto na yung mga na-prepare namin na dish. Tiko konti lang yan ha, kasi syempre titikman lang din natin kung ano yung lasa niya sa per dish na mga ganyan. Para may idea tayo kung saan ba siya mas pinakamasarap, di ba? Yeah. Ito na yung mga prepare namin. Dito sa right side, spicy crab paste. So dito naman, ito yung fried rice na merong crab paste spicy. Ito naman yung fried rice na may calamansi at kamatis with spicy crab paste. Tapos, ito yung plain na spicy crab paste. Ito yung plain rice. And then, dito naman sa left side, yung original crab paste. Tapos, dito naman yung fried rice with original crab paste. And then, ito yung may calamansi with tomato and original crab paste. Tapos, ito yung original na crab paste. And then, plain rice. Kasi ito, try ulit natin siya. Kasama to. And then, itong gitna, yung tomato with calamansi. Kasi ito, try din natin siya dito sa dalawang to.
guys, ready na tayong mag-tasting nitong mga ni-ready natin na kung ano-ano. Ang pinakauna nating titestingin, yung plain lang. So, ito, yung plain na crab paste. Ito muna. Ito muna yung ano natin, original flavor na crab paste. Yes. Yan, titikman muna natin yan. Na ito lang ah. Ito lang ah, walang ibang halo ah. Malinamnam. Malinamnam, may aftertaste. Sarap! Parang ano, syempre kami kasi pag gumagawa kami ng mga ganito na syempre hindi naman kami mga expert. Pero isa talaga sa mga pinaka-criteria na gusto namin, yung aftertaste. Gusto namin pag kinagat mo, may lasa siya. Tapos after some time, may naiiwan pa. So ganun yung nangyari na na-experience ko dito. Parang hindi naman siya matamis, hindi siya masyadong maalat. Para sa akin, nakuha niya yung taste na gusto ko. So okay na okay siya. Saktong-sakto. Sakto, yun. So ako, nag-enjoy talaga ako na kainin siya ng ganyan. So ngayon naman, ilalagay natin siya sa rice. Yan, sa plain rice. Kasi, pwedeng-pwede nyo siyang gawing ulam. Yan, testingin natin sa plain rice. Masarap pala siya. Masarap! Pwedeng-pwede siyang gawing ulam. Masarap. Masarap siya sa kanin, guys. Masarap siya sa kanin. Parang kaya mo talaga makaubos ng ganito. Isang ano lang, kainan. Masarap siya sa ano, guys, sa plain rice. Masarap talaga. So ngayon naman, yung original flavor natin, nahaluan na natin siya nitong kamatis at kalamansi. At kalamansi. So ang mangyayari, crab paste plus kalamansi with kamatis. So, ihahalo ko na siya dito. So, ayan na yung kinalabasan ng hinalo natin na crab paste with calamansi and kamatis. Okay naman siya, pero para sa akin, mas gusto kong plain lang siya. Para sa akin, ha? Ganon din ako. Ang nangyari dito, yung lasa ng kamatis tsaka ng calamansi, kinounter niya yung lasa ng crab paste. So, totally, nawala ng lasa yung crab paste. Pero baka depende din naman kung madami kayong nilagay na crab paste. Ang gagawin namin, plain rice na may crab paste, tsaka may kamatis, tsaka kalamansi. So, halo-haloin na natin. Dami nating dish, no? So, yan guys, eto na yung hinalo natin na rice with crab paste, with kalamansi, with kamatis. Ayan, halo-halo na sila. Ayan, tandaan nyo kasi mamaya, ititest naman natin yung fried rice. Kung mas masarap ba yung crab paste sa plain rice or sa fried rice. May ganito din yung fried rice mamaya. Maharap naman siya. Maharap. Napansin ko na sa ganitong kapag pinaghalo-halo na natin lahat, masarap siya. Napakasarap. Pupunta na tayo sa fried rice. Ayan. So, meron tayo dito ng dalawang pin-repair. Yung ito, yung nasa kanan, at fried rice na hinaluan ng crab paste. Yung nasa left side naman, yan yung fried rice na may crab paste, may kalamansi, tsaka may kamatis. Itestingin natin yan para makita natin kung alin yung pinakamasarap. Ito, unahin muna natin yung fried rice lang na may halong crab paste. Okay lang naman siya. Mas gusto ko yung nasa plain rice lang kaysa dito. So, parang nag-iba na yung lasa niya eh. Yeah. Yun nga. Para sa kami, parang mas masarap siya sa plain rice. Ang last naman natin, ito na yung kasama na lahat. Yung may halo ng kamatis, kalamansi, fried rice, saka crab paste. Okay siya. Kung pwede dito sa plain lang na fried rice, tapos yung crab paste. Much better, pero mas okay pa rin sa akin yung plain rice lang. Ganon din actually sa akin. Na-enhance niya lang ng konti yung walang kalamansi tsaka walang kamatis. Pero hindi niya talaga matatalo yung nasa plain rice lang. So yun, tapos na tayo lahat dito sa side ko. Yung original na crab paste. So yan, ngayon naman, lilipat na tayo dito sa right side. Ito na yung spicy crab paste. Yes. Kagaya so, kanina, mag-start ulit kami dito sa plain lang na crab spicy paste. Spicy crab paste, ayan. So, yan yung spicy crab paste. Let's tikman start. Namin, ano bang inahanap natin sa spicy? Baka kasi masyadong manghang na mahirapan akong kainin. Konti lang ang titikman ko. Woo! Gabi ang manghang! Ako naman, mahilig naman ako sa spicy. Pero para sa akin ah, manghang talaga siya. Ah, ano siya? Hindi siya masyadong manghang. Oo. Hindi, para sa akin hindi ko masyadong nalasahan yung manghang. Kasi ako, mahina talaga ako sa manghang. So eto naman, nung unang kagat ko, ang feeling ko, para kung kakain ng sa Master Shomai na ano, na chili garlic sauce, yun yung feeling ko nung una. Habang kinakain ko siya, kala ko masyadong manghang. Pero hindi naman. Ayaw nga. Oh, diba? Parang nawawala siya. Hindi siya masyadong manghang. May mga pagkain kasi manghang na yung pagkagat ko pa lang talagang parang nabubuga ng apoy. Tapos, na marini. Tapos, naiiwan talaga yung anghang. Eto, habang tumatagal, nawawala yung anghang niya. Hindi siya tulad ng iba na sobrang anghang na parang hindi mo na makakain. Diba? Tapos, hindi ka na mag-enjoy sa kinakain. Tapos parang nawawala na yung lasa mo sa sobrang anghang. Gusto mo lang uminom ng tubig, yung ganun. So eto, manageable yung anghang niya. Masarap, masarap. Masarap. So next naman guys, with plain rice. Nice. Sarap talaga. Next naman guys, ito naman yung plain rice
with calamansi and kamatis plus spicy crab paste. Ang harap! Babi, ano? Masarap talaga siya. Sobrang sarap, babe. Ito talaga yung the best na combination niya, no? Yung kumpletong-kumpleto, tapos yun yung pinakamasarap na version niya. Plain rice na may halo ng lahat. Walang halong pang-i-echos. Masarap. So, ito naman, guys, yung calamansi with kamatis with spicy crab paste. Ayan. So, pinaghalo-halo ulit natin. Titikman natin. Guys, tandaan nyo, ah. Nung ginawa natin tong combination na to dito sa original, na-cancel nung calamansi tsaka nung kamatis yung lasa nung crab paste. So, titignan natin dito kung ano yung effect. Sarap! Sarap pa! Parang ano siya, maganda yung combination ng pagka-spicy niya tsaka pagka-sour niya. Talagang yes. Ano, parang sumasabog yung lasa sa bibig ko, gabi. Ang sarap. Kanina, di ba, yung original, parang hindi namin bet dun sa calamansi at kamatis. Pero itong spicy, maganda. Magandang combination siya. Masarap. Sarap talaga. Next naman tayo, guys. Ito na, yung nahuhuling dalawa. Ayan. Ito yung sa right side. Ito yung fried rice with spicy crab paste. Sa left side naman, yung spicy crab paste with fried rice, with calamansi, with tomato. Ayan. So, titikman na natin. Unahin muna natin yung, ano, yung fried rice. Yung fried rice lang. Nalalasaan mo naman, kaya lang, tulad nung dito sa original, hindi namin siya masyadong bet. Parang mas maganda talaga, mas masarap talaga siya sa plain rice. Dumiretso na tayo ngayon dito sa dulo, yung andyan na lahat, pinagsama-sama natin lahat. Okay lang naman din, pero para sa akin, ganun ulit, mas masarap siya sa plain rice. Na-enhance niya yung flavor kasi may anghang eh, may kagat ng anghang, masarap talaga siya dahil doon. Pero compared talaga sa plain rice, hindi niya talaga matatala yung plain rice. Yeah. Pero so far, masarap naman siya. Masarap naman, okay naman siya. Hindi naman siya yung tipong pangit talaga. Natikman na natin lahat ng version. Yes. Kung ano-ano yung pinagagawa natin para lang mapili natin kung alin yung best version na para sa atin. So guys, eto ulit yung products natin, yung Clay's Crab Paste, available in original and spicy. Mabibili niyo siya, guys, sa Crab Paste and Pastries. Ayan, so lahat ng information nila ilalagay namin sa description box. So far, satisfied talaga kami dyan. Napakasarap. So yun guys, hindi pa doon natatapos yung pag-test natin. No? Kasi syempre, after ng meal natin, dapat may dessert. Yan yung banana cake with choco chip and cashew nut. Ayan, kitang-kita nyo naman. No? Unang tingin nyo pa lang, sobrang sarap na, di ba? Yan, no? Talagang ano, pag tinignan, siksik na siksik. Hindi tinipid. Yan. Yung packaging niya, ang ganda. Ito, anong tawag sa ganito? Parang ano, transparent na styroplastic. Ganon. So yun. Parang ano siya, talagang pag tinignan mo siya, di ba parang yung mga mamahali. So magkano ba talaga to? 800 grams siya for only 200 pesos. Ayan, napakamura lang pala talaga na ito. Grabe. Pero pag tinignan mo, talagang siksik na siksik. Hindi tinipid. Masarap na tignan. Diba? Masarap tignan. Ayan, and mamahalin tignan. Ayan, napakasarap yan. So, titikman natin mamaya yan. Next naman natin is yung mga brownies nila. Ayan, no? Ang cute ng packaging cute, niya. Ang kulay cute. Pink. Tapos may butas ni... Ay, may anong tawag dyan? Transparent. May parang view. Ayan, may mga burger. Kung ano... Ay, burger ba yan? Cupcakes. Ay, meron nga burger. Ayan, no? Cupcakes, cakes. Tapos, ito naman yung laman niya. Wow! Ayan, no? Yummy! Sarap. Ang sarap niya tignan. Grabe. Parang ano, pag tinignan mo talaga, parang yung mga mamahalin din na brownies, available siya. Yung ganitong box, 12 pieces yung laman niya. For only 120 pesos. O yan, diba? Napakamura lang. So, yung 10 pesos nyo, ganito, yung laman. May nuts na toppings. And, yan yung kada isa. Iba-iba kasi to. So, tingnan mo natin yung isa. So guys, ito yung sample niya, yung may mga nuts, yan yung gilid niya, gilid. Ayan, tapos yan yung taas. And ito naman guys, yung sample ng brownies with choco syrup. Yan, choco syrup to yan, nasa taas na yan. So yan o, yan yung gilid. Titikman na natin sila, sobrang sarap. Yes, yes, and tinidor! So unahin muna natin itong banana cake. Malasa. Ang sarap! Ang sarap niya. Hindi siya dry. Huh? Ang ano, moist na moist yung loob niya. Guys, yan yung loob niya, oh, binawasan namin.
Ang sarap niya. Kasi ako, sa experience ko, pag kumakain ako ng banana cake, parang tuyo yung loob. Yes. Diba? Parang usually, yung mga nakakain kong banana cake, medyo matigas yung labas, tapos medyo malambot yung loob, pero dry. Hindi ba minsan pag kukuha ka lang, diba, yung iaangat mo, parang naghihiwa-hiwalay. Oh, yun. Kasi nga, isa dry. Pa yun. Hindi siya intact. Medyo mahirap siyang kainin kasi naghihiwa-hiwalay. So, pare-pares yung tigas niya. Tapos, intact talaga siya, kaya madaling kainin, diba? Yes. Hindi naghihiwa-hiwalay. Kahit na yung ganun-ganun mo. Oh, hindi nilalaglag, diba? Winner na winner tong banana cake na to. Ano talaga to, recommended siya kasi sobrang sarap niya. Sobrang ganda ng presentation. Maganda yung pagkagawa. Guys, hindi siya yung matabang, hindi din siya yung sobrang tamis. So, magkano nga ulit to? 200 pesos! Diba, sa halagang 200 pesos lang, sobrang sarap na magiging dessert mo. Yeah. Pero ang problema nito, alam mo kung ano? Ano? Madali siyang maubos. Pero guys, kung hindi nyo naman kayang maubos ng isang upuan lang, pwede nyo siyang ilagay sa ref at magtatagal naman siya ng 1 week. Ito naman tayong brownies. Yan. So, dalawa yung titestingin natin dito kasi meron siya ng yung may mga nut tsaka may mga syrup. Perfect na perfect! Ganto-ganto yung hanap mo! Ito yung hinahanap kong brownies. Parang crispy yung top niya, tsaka yung bottom. Yung loob niya, napakalambot. Tapos hindi siya masyadong matamis. Napaka-saktong-sakto talaga yung lasa. Perfect. Hindi ano yun, no? Hindi biased opinion. Ito lang talaga yung tumakto sa pinaka-type ko na brownies. Yeah. Ikaw, ano ba masabi mo? Hindi siya dry. Moist din siya. Hindi naman siya matabang. Hindi din naman siya matamis. Saktong-sakto yung lasa niya. Ay, titikman ko pa pala yung may syrup yung top. Kasi kanina yung may nuts. So, ito naman yung may syrup. Ganun din eh. Ang sarap din. Perfect din. Grabe, sobrang sarap talaga. Magkano nga ulit yung ganitong brownies? 120 pesos! 12 pieces, 120 pesos. Napakamura lang. Sarap. So, yun guys. Tapos na kami mag-review nito mga products na to na sobrang sasarap talaga. Na sobrang satisfied na satisfied talaga kami. So, yun lang guys. Lahat ng informations nila, lahat ng details, ilalagay namin sa description box. So, i-check nyo yun guys. Sana nagustuhan nyo to. And huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye! Bye! We're smoking and we're sipping, we're doing it the biggest.